Today's video guys, muli na naman tayo dito, nagbabalik upang maglaro ulit dito ng Build to Survive. Na ngayon guys, nakikita nyo naman dito na sinusugod na dito ng mga siren head dito yung base natin dito na ginawa natin ditong floating base. Na may naisip ako guys, subukan kaya natin dito gumawa dito ng secret base. Mahalata kaya dito ng mga halimaw ang ating gagawin ditong secret base. Ay syempre mga kaloko, bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi ka ditong updated sa mga bagong videos natin. So ito nga guys, 5 seconds na lang dito, mawawalan na dito yung mga halimaw at wala. Mag-teleport na kayo, bumalik na kayo sa lungga nyo. Ayun nga guys, no? So syempre, para makapagsimula tayo dito guys, kailangan lang natin dito mag-load sa ibang mapa. Dito na lang tayo sa house number 4 kasi lahat yan kukompletuhin natin eh. Mag-i-start na naman tayo guys sa wala katulad ng dati. At naisip ko guys, bakit hindi tayo dito gumamit dito ng isang puno guys, no? Para sa ating secret house. Tapos yung puno na yun, pwede natin ditong pasukin. So para magawa yun guys, kailangan natin dito gumawa muna ng base niya. At meron na lang tayo dito ilang segundo para mag-survive dito sa mga killer langya. Hindi pala killer guys, tsunami. Inabutan ako ng tsunami langya. At idiretso na natin ito. Ito yung magsisilbing main entrance natin dito sa ating secret base. Paano nga naman sila dito magsususpecha na mayroon tayo ditong secret base? Kumuka itong punong kahoy at delikado tayo dito guys. Takbo muna tayo dito at ina-attacke tayo dito ng mga yan. Delikado tayo dito guys. Kailangan natin bumili dito ng armas. Ay grabe, patay na ako guys. Okay lang yan. Bye! Nice! Okay, ngayon may sandata na tayo dito sa kanila guys. Pwede na tayo dito makipagbakbakan sa kanila habang hinihintay natin dito. Yun, no, tulungan natin siya. Tulungan natin siya. Okay, okay, okay. Sige. Sinasabi ko sa inyo, espada lang katapat nyo. Ito, malakas ka. Napugutan ako. Balikan na ito guys. Ayan, malapit ko na matapos dito yung isang base natin. Nice. Dagdagan natin dito ng medyo mas mataas. Siguro ito, tama tong ginagawa ko guys. Huwag kayong magalala. Alam na alam ko dito kung paano gumawa dito ng secret base. Okay, perfect. Ayan, tatakpan lang natin yung mga green na yan. Delikado tayo dito guys ha. Okay, tumaas na sila dito. Hindi pala tayo delikado dahil pwede natin dito sila ditong kalabanin. Sige, sinasabi ko sa inyo ha. Huwag kayong lumalapag dito. Patay sila. Sa ngayon, mukha lang siya ditong pyramid. Pero mamaya okay na to. Mabuti pa, kumpletuhin muna natin dito guys. At meron nga pala tayo ditong bisita, si Woojin. May tiwala kaya si Woojin sa akin na magsusurvive kami parehas dito? Teka lang guys ha, parang mamamatay ako dito. Kailangan natin ditong dagdagan muna guys. Umayos-ayos ka, bilisan mo. Ayan, nililigtas ko po si Woojin dito guys. Pasalamat ka, hindi naman siguro tayo dito maaabot lang yato. Ngayon ang gagawin na lang natin dito is patatasin na lang natin ito. Medyo be with me na lang guys kasi medyo mahina yung internet namin ngayon eh. Ngayon dumating na yung mga kalaban namin dito guys at mukha sila ditong parang lalaki nila guys ha. Parang delikado ako dito. Ayan, nasa likod ko na. Delikado talaga tayo dito guys. Bahala na. Pambira, nireset ko na nga itong Roblox. Ganun pa rin, lag pa rin guys. Pambira, napatay tuloy ako dito. Baka may gustong tumulong sa akin dyan kaibigan. Ito. Parang gusto nila pumasok dito ha. Teka lang guys ha. Dyan ka na. Akala mo ba hindi ka na makakalabas dyan boy? Akala mo lang ha. Ngayon tanggalin natin ito. Baka makakyat sila dito. Ang pinag-worryan ko talaga dito guys, kung mahuhulog tayo dito sa gitna nito. Kasi hindi tayo makakakyat oh. Grabe. Mai-stack na tayo dito eh. Ngayon ang gagawin naman natin dito guys, lalagyan na natin siya dito ng green. Kasi nga paano magiging puno ito kung walang mga dahon guys. So para magawa yan guys, sa ngayon gagawa muna ako dito ng parang square dito sa tuktok niya dito guys. At dumating na nga dito si Baldi guys. Ayan oh, grabe, may pamamalo siya doon ah. Ang higante naman ng Baldi na ito guys. Ilak nga natin ito, delikado guys eh. Parang maabot tayo dito ni Baldi. Ilak muna natin ito guys kasi nakikita ko na yung pamalo dito ni Baldi. Ang laki ng muscle ni Baldi dito guys oh. Grabe, isang taon siya dito nag gym. So ayun guys, malapit na natin mabuo dito yung taas. Ayan. Kasi medyo matagal pa ito guys eh. Medyo magkakaroon ito ng a lot of work guys. Kaya ma-appreciate ko dito kung bibigyan nyo ng like ang video na ito. Secret base na akala ng mga kalaban dito na puno guys. Yan, ganun lang yung gagawin natin dito. At medyo mahirap na work ito talaga guys. At may pumasok na naman sa base ko dito. Gustong gusto talaga nilang pumapasok dito sa base ko guys ha. At i-stack na natin siya dito. I'm so sorry boy. Okay, ay may spring pala siya lang yato. Sa ngayon guys, hindi pa siya dito mukhang puno. Kasi square yung design niya. Medyo pangit pa siyang tignan. Pero mamaya, susubukan natin pagandahin. Kasi gusto ko dito perfect yung puno natin dito. At talaga magmumukha talagang puno guys. Mukha ba siya ditong puno? Hindi ko alam kung mukhang puno to hindi. Medyo pangit pa siya guys. Pero susubukan pa rin natin yan i-design mamaya. Gaganda rin ito. The kittens are here. Try to run. Ayan na yung mga kittens guys. Don't you worry dahil sobrang taas din itong gusali natin dito. Dahil sa sobrang taas, hindi tayo abutin ng mga yan. Kaya mabuti pa, isara na natin dito yung pinakatuktok. Ayan.
Tapos tanggalin na rin natin itong guide natin dito kasi ito na yung reach niya. Na-reach na natin yung pinakatuktok, guys. Ang problema, hindi pa natin natatapos ito kasi didesignan pa natin siya. Ngayon, guys, hindi pa siya talaga dito mukhang puno. Kaya upang maging puno ito, guys, dadagdagan natin dito ng mga designs na konti. Pagmumukain talaga natin siya ditong puno and hopefully magbuka talaga siya ditong puno. Bali ganito muna, guys, maglalagay-lagay lang tayo ng kung ano-ano dito kasi masyadong perfect, guys, eh. Wala namang punong perfect, eh. Itong mga edge na to tatanggalin natin dito. Ngayon dagdagan natin dito para naka-close pa rin dito yung base natin. Dito naman kasi medyo delikado yung ginagawa natin, guys. Kaya do not try this at home. Tanging professional lang pong gumagawa nito. Tapos itong trunk niya dito, lalagyan natin dito ng parang roots effect. Tapos kakalkalin na rin natin yung loob niya, guys. Paano mo masasabi ditong secret base ito kung wala namang base sa loob? Mukha na ba siya ditong puno? Parang malnourished na puno. Parang bundok lang dito sa Minecraft, eh. Kaya naman babawasan natin dito. Yan, yun naman pala. Doon lang pala natin babawasan. Yon. Okay, unti-unti ko na nakukuha dito yung shape ng puno, guys. Every corner, babawasan natin dito ng ganito. At ayun nga, guys, medyo nagbumuka na siya ditong puno. At para talaga medyo magbuka siya talaga ditong puno, naisipan ko dito lagyan dito ng mga random blocks. Basta maglagay na lang tayo dito sa baba, guys, ng mga random blocks para magkaroon siya dito ng effect na parang may mga dahon siya dito, guys. At malaglag ako lang niya, pabihira patay ako dito. Mukhang isa na namang tao dito ang namatay dito at hinabol ng mga pusang ito lang niya talaga, guys. Okay, tara, pasok muna tayo dito kasi ayoko pang mamatay. Ayan, guys, mukhang nasa loob tayo dito ng aking treehouse. Ngayon parang hindi masyadong pangit dito sa loob ng treehouse natin, guys. Lagyan muna natin dito ng ganyan. Tatapalan natin dito yung mga hindi kagandahan ditong parts para mabuo naman siya ditong square. Kumbaga parang mukha ko lang to, eh. Lubak-lubak kaya dapat tinatapalan. Masilyahan natin, guys. Ngayon dito naman tayo dito sa labas, guys. Samantalahin na natin gumawa dito ng kanyang roots para talaga magbuka na talaga ditong treehouse ito. Sa tingin ko sa roots parang ganito siya, eh. Okay, perfect. Mukha ba siyang roots dito? Mukha naman sigurong roots yan, guys. Tingnan nga natin top view, okay. Mukhang roots, guys. Kaya dagdagan pa natin dito. Pagmumukay na lang natin siya ditong roots, guys. Habang 15 seconds na lang natitira sa atin, oh. Medyo rush ito talaga. Ngayon, maya't maya, nandito na naman yung mga kalaban, no. Oh. Ano na naman kalaban dito? Guess is here. Run for your life. Guess, anong guess? Ayun pala, guess pala, eh. Huwag mo na kayong lalaban sa akin, mga kapwa ko ditong nilalang. Dahil sa tinatapos ko pa itong building ko, ha? Alright, mukhang nagiging maganda dito ang ating treehouse. Ngayon para sa design niya naman dito sa gitna, lagyan natin siguro dito ng ganito. Parang ganito ang mangyayari dito, guys, at perfectin lang natin sa taas. Parang ganyan siya, guys. Tapos lahat yung mga side lalagyan pa natin ng ganyan. At medyo hindi ko na mapakiramdaman yung daliri ko dito. Bakit ganun? Ngayon, survive the killer. Asan yung mga killers? Oy, teka lang, guys. Mamamatay ako dito. Hindi to killer. Langya, patay ako, guys. Hindi ko ba natatapos yung building ko? Sana pinapatapos yung moon lang ako. Langya to mga to, ah. Mukhang okay naman siguro itong ginagawa natin dito. Alright, at umalis na tayo dito. Nice. Ngayon, guys, tapos na natin dito ang ating treehouse dito. Mukha naman siya ditong puno. Ngayon, gagawin na natin dito yung interior niya. Dahil sa gagawin natin itong base, guys. Secret base. Okay, tanggalin natin ito. At syempre, lagyan na rin natin dito ng pinto, guys. Welcome! Yan, itong welcome, guys. Yan, perfect. Para makapasok dito yung mga kasamahan natin dito at makita nila dito yung bunga ng paghihirap natin dito. Ngayon, kailangan ko muna ditong ayusin ito kasi medyo butal pa, guys, eh. Una natin gagawin dito, guys, gawa muna tayo dito ng ladder. Kasi napaka-imposible na, guys, dito na makagawa tayo dito ng stairs, kaya ladder na lang. Yan, okay, sa tingin ko na-reach ko na yung tuktok. At butasan na natin dito. Ngayon, labas muna tayo, guys, kasi may papakita ko sa inyo. Dahil sa yung base ko dito, napuno na dito ng mga siren head. Tignan nyo, sobrang taas pa rin dito ng base natin dito at sobrang lalaki dito ng mga siren head. Pero hindi nila alam na sa loob nito, dito tayo nakatira. Mukhang hindi naman suspicious, guys. Oh. Ayan, oh. Malaking puno at daming siren head at napakaligtas tayo dito. Kahit nasa labas lang tayo, guys. Ayan, oh. Sobrang tataas nila, eh. Ngayon, kailangan na talaga natin dito, guys. Seryoso na to. Kailangan na natin gawin dito yung pinakataas sa base natin dito. Ngayon dito, guys, nasa taas na tayo dito at lahat dito na nakikita nyo is green talaga. At medyo weird kasi ayoko ditong magmukhang green dito yung taas. Kaya naman ang gagawin natin dito, para hindi siya magmukhang green dito, gagawin natin ditong class. Kaya naman papalitan ko dito ng kulay, guys. Gagawin natin ditong white. Para naman magmukha talaga siya ditong bahay sa loob. Para kahit papaano presentable pa rin siya ditong tignan. Ayan, tapos dagdagan natin dito yung hagdan natin, guys. Isa pang hagdan papunta dito. Nice, perfect. Ngayon, nagawa na natin dito yung harang. Tanggalin na lang natin yung excess.
Sa wakas, meron na tayo ditong bahay dito sa taas. Medyo plain nga lang siya, guys, pero okay lang. Kasi ito yung pagpunta mo sa baba. At pagpunta mo sa baba, malalaglag ka talaga. Paano ka naman dito makakalanghap dito ng fresh air kung wala ditong bintana? Lagyan natin dito, guys. Eto, papunta dito, guys. Yan, tapos tanggalin natin syempre ito. Hindi pa naman ako malalaglag dito, eh. Ayun, oh. Dito tayo gagawa dito ng bintana natin dito at dapat pantay kasi sana to, guys, eh. Dito kasi sa loob mukha siyang pantay, mukhang pantay ba? Hindi pala. Okay, dito guys, dagdagan natin ng konti. Ito magsisilbing balcony natin dito, guys. Ayan, oh. Open, baby. Ngayon tapalan natin ng whites. Alright, yon. Kita mo pa rin dito yung labas. Nagkaroon na dito ng siwang dito sa labas. Tapos syempre para sa aking kama, since dito ako, dito na lang siguro, guys, yung kama ko. Eksakto pala dito yung kama ko, oh. Ayan, oh. At ayan, nice. Okay, parating na ang mga siren head, guys. Asan yung mga siren head na yan? Yan, oh. Napakaganda ng aking treehouse dito at napakaligtas pa. Yung mga siren head hindi makapasok dito, guys. Tingnan nyo naman, oh. Transparent kasi dito, guys, eh. Maputi pa sa kabila, lagyan din natin, no. Butasan din natin dito sa side na to. Yung lady dito, umalis ka nga muna dyan, nakakainis ka, eh. Hindi ko malagyan ng glass. Ayun, nalagyan ko na, guys. Hi, salamat. Pantay na, guys. Okay. Ngayon magdi-design na ako dito sa loob ko dito. Kasi hindi ko pa nadidesignan yung pinakaloob ko, guys. Kailangan dito may sopa pala tayo dito, guys. Sino ba naman gusto ditong tumira dito sa ating bahay kung walang sopa? Ayan, pinapasok na tayo ng mga dayuhan dito. Ang dami nila dito nagsisipasok. Sige, lagyan natin dito ng mga upuan para sa ating mga guests. At doon natin nilalagay dito ang ating flat screen TV. Yun, okay. Ngayon ang problema natin dito, guys, dahil sa puno dito yung bahay natin, masusunog. Pero syempre hindi. Dahil sa ang disaster naman natin dito, guys, is yung rising lava. At tagusan dito yung base ko dito, guys. Napakaganda, oh. Wow! Dito na lang, kailangan dito maglagay pala tayo dito ng dalawang upuan para may nagmumuni-muni dito. Sightseeing habang nakaupo sa sopa. Yan. Magkaharap lang talaga yan, guys, eh. Sakto, napakaganda na dito. Welcome kayo sa bahay ko. Ngayon may space pa tayo dito, guys. Alam ko na, kukompletuhin na talaga natin dito. Lagay tayo dito ng CR. Okay na siguro yung CR na yan. Medyo pangit tignan pero okay na. Okay na siguro dito, guys. At sa tingin ko dito na tayo sa baba magdi-design naman. Para dito sa ating baba, subukan natin dito maglagay dito ng lampara lang. Actually, lagyan muna natin dito ng sopa. Waiting area kasi ito, guys, eh. At tingin ko okay naman dito yung ginawa nating hagdan dito. Elevated siya ng konti. Bali ganito siya, guys, pagpasok mo. Naka-welcome dito kaya maraming pumapasok sa bahay ko. At ito nga, tapos lagyan natin dito ng sopa, guys, dito. Kabilaan na lang, guys, na sofa. Okay, guys, ito na yung sopa, guys, at naririnig ko na naman dito yung ihingay dito ng halimaw. At pwede na tayo ditong tumaas sa pinakataas. Ayan, waiting area lang actually, guys, para makapunta ka dito sa taas. Ayan, mukhang exposed na exposed yung CR natin dito. At marami tayo ditong nilagay na pagkain. Ayan, alright. Mukhang maganda na dito yung bahay natin dito at may nagtatangkang pumasok dito sa aking base. Pero okay lang yan, guys, dahil sa glass naman dito yung bahay natin. Mukhang nagiging maganda na dito yung bahay ko, guys. So let me know in the comment section, guys, kung ano sa tingin nyo dito yung bahay natin dito. Kung maganda ba, parit naman, guys. At marami ako ditong bisita dito nagkakandarapang pumasok sa base ko. At ito nga, guys, ang nagawa natin ditong survival house na naman dito. Na hindi halata, ha? Actually halata. So syempre, guys, bago natin tapusin ang video na ito, nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.